Taliano Gold, ibibigay ba? DepEd, balik schedule, water cannons, hindi gagamitin, at marami pang iba. Kumusta, Vormy? This is Vormy, and welcome to News at Worthy Recap Weekly Edition number 50. We have tons to cover since last week, so skip to the timestamps provided if it piques your interest. Down for replacing selective summation. Here are some patrons' commentary for your convenience. 1,000 nagoyo sa Taliano Gold. Nagoyo ang mahigit 1,000 Pilipino nang sila'y pumunta sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong linggo lamang upang kubrahin ang di umano'y hidden wealth at Taliano Gold ng mga Marcos na nasa loob raw umano ng BSP. Almost everyone that attended are seniors na gustong kumuha ng kanilang nararapat na kayamanan na pwede raw i-withdraw sa bangko sa pangunguna ni founder ng Democratic and Republican Guardian Philippines. Wait, what? Founder ng Democratic and Republican Guardians Philippines Incorporated? That doesn't even make sense. Pero yun nga, na nagsasabing may tinatago daw na mahigit 19.5 trillion na public fund ang ating BSP, may resibo pa nga siya. Ang Taliano Gold ay isang ever-enduring myth na nagpo-proliferate around the rise of the Marcoses for the nth time at even when they were, at least before they were when they were ejected sa Malacanang noong 1986 from the EDSA's People Power Revolution. Inalleged na bago pa nakarating or at least bago pa nakarating ang mga Espanyol sa Pilipinas, nagahari di umano ang Tagean Taliano family sa buong archipelago. Binigay raw ng Tagean Taliano family ang gold sa kanilang utang as payment for the legal services ni, again, President Bong, or no, President Ferdinand Marcos Sr. as their abogado, which explains daw why yumama na lang bigla ang pamilyang Marcos on a President at Prime Minister's salary along with Yamashita's gold sa kasagsagan ng kanyang rehimen for more than 20 years. Kumbaga, yun yung nagiging reason kung evidential, right? No. Basta, yun din yung reason kung bakit naging mayaman sila. Merong pangdagdag sa mga kwento kung saan nabuhay daw si Jose Rizal at hindi namatay nang siya i-execute sa kanyang kasong rebelyon laban sa imperya ng Espanya at naging buddy-buddy pa nga ni Marcos Sr. Tayo raw ang pinakamayamang bansa sa buong mundo at karapatan ng mga tao na magamit ang kayamanang naiwan ng mga Taliano for public use. Sinasabing mahigit 400,000 metric tons of gold ang nasa loob ng BSP. I mean, mind you, only an estimated less than 300,000 ang total world reserve ng gold. Kumbaga lahat ng gold na nasa loob ng mundo natin sa Earth is less than 300,000. Tapos ito sila, nagsasabi sila na merong 400,000 metric tons of gold ang nasa loob ng BSP. Lumakas ang alingaw-ngaw ng nasabing conspiracy theory nang inamplify ng mga Facebook at YouTube pages na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Malalaman rin natin na si President Bongbong Marcos Jr. ay ang pinakamalaking beneficiary ng paglaganap ng fake news sa bansang samantalang si then Vice President Lenny Robredo naman ang naging sentro ng atake ng mga fake news peddlers at trolls noong eleksyon. You can't blame the people for hoping in an off chance na totoo nga ang sinasabing mayroon daw Taliano gold sa BSP na maaaring makapagpaluwag sa ating mounting debt, kahirapan at mataas na inflation rate sa ating bansa. It's a testament to the desperation of the people, especially our seniors. Mostly seniors with below average media literacy na nagpapaniwala sa mga fake news, peddlers at trolls, pati ng conspiracy theories na bumabalo sa ating political and public landscape. Kumbaga, if we see the lot of people that actually went and tried to withdraw their God-appointed Taliano bequeathment, eh, puro senior, or at least if not senior, eh, matatanda na. Kumbaga, mababa na ang kanilang media literacy. And this is not an isolated incident sa Pilipinas. Although, I'm talking about below average media literacy, not the whole withdrawing your gold from the bank or from the central bank. Kumbaga, this is not an isolated incident sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, mababa ang media literacy ng ating mga seniors and it only shows the desperation. It's a testament to the desperation dahil sa kahirapan na nag-uudyok sa ating mga mamamayan para kumapit sa patalim at maniwala sa mga hakahakang pampantasya. Marcos hindi gagamit ng water cannon. Ginigit ni President Bongbong Marcos na hindi dapat tayo gumamit ng water cannon upang salungatin ang mga barko ng China na patuloy na nangahakang
para sa ating mga mangingisda at ating Coast Guard. Sir, may mga panukala po na lagyan na ng water cannon yung mga vessel natin na pumapalaot. Will you give the go signal on that, sir? No. What we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons, dahil lang kakadamage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why hindi tayo, wala tayo. All we do is pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve, would be to put any kind of cannon on our ships. Sagot niya ito laban sa mga nagsasabing dapat gumamit tayo ng water cannon para merong quid pro quo naman at salitan ang pagwawasak ng ating mga barko dahil sa bugso ng kanilang damdamin tulad ng mga ilang opisyal ng gobyerno at netizens na patuloy nang nadidismaya sa kawalan ng kakayahan ng Pilipinas para depensahan ang kanyang teritoryo at sarili sa mga banyagang manulupig, which in this case is China, at ang kanilang water cannon that is so destructive na milyones na ng ating, or at least milyones na property ng gobyerno ay nasisira dahil dito. You can watch my video regarding China's bullying of the Philippines in the West Philippine Sea, pero essentially, I still favor President Marcos's cautious, although some would call cowardly response sa hinaing ng ating mga kababayan dahil sa paglalapastangan ng China sa ating mga karapatan as a sovereign and free nation. Hindi natin kayang i-one up ang mga pinaggagawa ng China because, you know, we are a weak country, or at least we are a smaller country with the backing of the United States almost non-existent unless Taiwan ang masasagasa. We shouldn't stoop so low. I mean, yes, we have water cannons, pero there's a double standard. And if we stoop down to their level of harassment to assert our rights inside our territory, our optics would be bad. Again, we are not worth the geopolitical risk of a confrontation. The Mutual Defense Treaty will not be activated unless Taiwan is under attack, which it would be increasingly likely, pero as of now, hindi tayo worth ng geopolitical risk of confrontation ng China at ng US. Tandaan nating nasasaya pa rin tayo ng United States, and the international community expects us to take the high road kahit na ilang beses tayong inaalipusta at inaharas ng China. Baka tayo pa ang masisi if mayroong trahedyang nangyari dyan by saying we are the ones escalating tensions, that we should have taken the high road and just let China bully and harass us. Kasi kapag may namatay na either Chino o kaya na may Pilipino, magkakaroon ng back and forth, and most likely the international community would denounce China. Pero the fact of the matter is, tayo rin ang masisisi kasi sasabihin nila, bakit kasi kayo gumagante, dapat you should take the high road, you have the UNCLOS to back you up, we have the entire national community to back you up, which in this case, sure, you back us up, pero what does that really do? Again, watch my NIDW recap, pero yung video ko patungkol sa West Philippine Sea at harassment ng China. Baka tayo pa ay masisi if mayroong trahedyang nangyayari dyan by saying, we are the ones escalating tensions. We do not yet have the might. We can bomb them with water cannons, pero what does that accomplish aside from retribution from a previous encounter? Kind of like what's happening in Gaza and Israel right now. The
violence of the past dictates the violence and the retaliation of the future, and so on and so forth. It's a perpetuating cycle of violence. It will be a cycle. Paulit-ulit na lang ang mangyayari dyan kasi nga an act of violence will be met with an act of violence in the future or later, and an act of violence as a retribution for the act of violence that was a retaliation from a previous act of violence. I mean, when will it stop? And if there is a stop, do you think the Philippines would have the last laugh, especially now? So tingin nyo ba, kapag tumigil itong, or at least kung ang iniisip natin is titigil itong cycle ng violence na ating ipe-perpetuate, sa tingin mo, Pilipinas ang mapupunta sa taas? Pilipinas ang mapupunta on the top of the rubble? We should equip our PCG vessels. Don't get me wrong. We should equip our PCG vessels with water cannons. Pero it seems like a huge waste of money to pump water out and spray these Chinese vessels. Kasi I don't think we have the capacity to deal damaging blow against the Chinese Coast Guard. Para saan pa ba yung ating mga balikatan exercises if hindi natin siya magagamit for again and again and again? Parang deterrent siya that doesn't mitigate anything, that doesn't deter anything. So that's kind of sad, but again, it's what it's. Here are some more PH news for your convenience. Marcos, ibalik na ang summer vacation. Hinihiling ni President Bongbong Marcos na ibalik na ng Department of Education ang schedule ng kabataan sa kanilang pre-pandemic season kung saan ginagawang bakasyon ang dulo ng Marso or at least kabuuan ng Mayo nang maprotektahan ang kabataan sa lupit ni Haring Araw na, kung matatandaan natin, ay humagupit sa ating mga estudyante na nagbugso at nagresulta sa libu-libong mga paaralan upang magsagawa ng either online asynchronous o asynchronous learning dahil sa nagtataasang heat index o init na nararamdaman ng ating katawan. Well, of course, hiningi ko yan sa DepEd, and I ask my Sara to give you already a concrete plan because yung plan naman, hindi na tayo kailangan magantay pa. At mukha naman kailangan na. At I don't see any objections really from anyone. Especially with the El Nino being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are canceled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan ang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to bring it back already to the old schedule. I think it will be better for the kids. Hopefully by next year, yes, by next year, matatapos na. Maalala natin nitong NIDW recap number 39, I think, naglabas ng department order ang Department of Education kung saan kanilang tinatakda ang pagtatapos ng school year 2023 to 2024 ng mga mag-aaral sa elementary at high school sa huling araw ng Mayo 2024. Or just check NIDW episode 39 right now. Para maging gradual at hindi masyadong drastic kung saan maaaring lalo pang maubusan ng oras sa mga guro at estudyante upang makapagturo at pagkatuto, lalo na tuloy-tuloy ang mga international assessment tulad ng UN at PISA rankings na naglalagay sa Pilipinas sa ilan sa mga pinakamababang ranggo kung ikukumpara sa kanilang counterparts sa ibang. Ang susunod ng school year 2024-2025 ay magsisimula sa Hulyo 29 at magtatapos ng May 16, 2025, although private schools are not required to align their school calendar with the DepEd. Gusto nang ibalik ng mga magulang, estudyante at kahit ng Department of Education ang mga pre-pandemic school calendar kung saan nakatakda ang mga school break sa Abril o Mayo, kung saan pirik ang araw sa summer season, which could also reduce utility cost sa eskwela tulad ng electricity, water at maintenance, not to mention yung mga risk of cramping 50 to 60 students in a single room with little to no circulation kasi albeit mayroong air conditioning machines, lalo na sa Metro Manila, mas marami pa rin ang mga silid na iilan lamang ang mga electric fans even though sometimes wala pa ang rooms. Kasi minsan ay nauubliga pa ang mga estudyante at mga magulang na mag-donate ng electric fans para sa silid ng kanilang mga anak. Now, of course, mabago-bago yung date or at least yung target date ng ating Department of Education kung kailan matatapos yung school year 2024-2025 at kung makikarry over ba from 2025 to 2026 school year ang ating mga estudyante. But of course, marami nagsasabi na konti na nga lang at di ba bumababa na nga ang ating PISA ranking? Tapos, mabababain pa natin or paikliin pa natin yung school year ng mga bata? It needs to be gradual. Hindi yung kailangan agarin natin na pagtapos ng 2024-2020 or at least ng pagtapos ng 2024 to 2025 na school year, eh bigla na lang tayong babalik sa pre-pandemic
season or this pre-pandemic schedule. So again, it would need to be a gradual process kasi nga, bibilisin natin or bibiglain na lang natin agad, it will, you can see the problem there. Philippine Statistics Authority Inflation and Unemployment Report, April 2024, March 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo sa Pilipinas ng mahigit 0.1% from 3.7% noong Marso to 3.8% nitong April 2024. Inattribute ang pagbilis ng pagtaas ng mga bilihin sa pagtaas ng mga bilihin at serbisyo tulad ng gulay, isda, housing at transportasyon. Samantalang ang inflation rate ng bansa para sa bottom 30% income household increased to 5.2% at 8.1% naman sa mga food and alcoholic beverages, which still shows that being poor in the Philippines is more expensive. Para naman sa unemployment rate ng bansa para sa March 2024, tumaas ng 0.4% ang unemployment rate sa Marso to 3.9% compared to the unemployment rate of 3.5% noong February 2024. Mas mataas naman ang bahagya ng 1.6% ang unemployment rate ng Pilipinas sa March 2024 kung ikukumpara sa March 2024 or March 2023 statistic na 4.7% unemployment rate. Mas mataas naman ang labor force participation rate of 65.3% for March 2024 kung ikukumpara sa 64.8% in February 2024 and less than around 1% from 66% since March 2023. Samantalang ang underemployment rate from 11.6% March 2024 was brought down from 12.4%. Mas mababa rin ito kung ikukumpara from the March 2023 underemployment rate of 11.2%. Tumaas rin, at least according to the PSA, ang ating ekonomiya base sa ating gross domestic product sa unang quarter ng taon to around 5.7%. But the question is, does the people feel their lives get better? I mean, did you just see or at least heard what just transcribed? 1,000 people went to the BSP. Tapos sasabihin natin na mararamdaman ng tao yung paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. That's weird. At yan ang pagtatapos ng News Item Worthy Recap Weekly Edition for roughly the first week of May 2024. Mag-suggest sa more topics and our corrections to the balita so you fulfill and misrepresent them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang Avor. Me like, subscribe, and follow my links in socials on Avor Joseph. That would be linked down below. Sa susunod muli, paalam. I'm off balance.